Nung time na nagsisimula kasi ako, marami kasi nag-motivate sa akin. Sabi sa akin, lalo nila Sam, kailangan lang may malalim kang dahilan. Kailangan malalim yung pinaghuhugutan mo. Sabi ko nung time nandun ako, God, use me. Gamitin mo pa kami, gamitin mo pa ako. Alam ko, mission ko to dito sa mundo. Bata pa lang ako, marami na kami pinagdaanan. Yung family kasi namin, broken family. Yung mother ko, nakita ko kung paano niya kami inuhay. Kailangan ko magsikap. Kailangan kong makuha ko yung mga pangarap ko. Bata pa lang kami, natuto na kami magtrabaho. High school, ganun pa rin. Calendar naman yung pinasok ko. Papasok ko na alas 12, uuwi ako na alas 7 ng gabi. Pag-uwi ko na alas 7, hanggang alas ano yan, hanggang alas 2 na madaling araw, papasok ko rin sa calendar. First job ko, ahente ako ng kotse. Yun nga yung coincidence na nagkakilala kami nila RS. Actually, that time, binibenta ako sila ng kotse. Sabi niya sa akin, Emil, nagbebenta ka ng kotse, pero ikaw, wala kang kotse. So sabi niya sa akin, sama ka sa akin sa business. Kasi nung nag-start ako sa ganito, wala rin akong pera. Dumarating ang time talaga na hindi ko makalimutan yan. Nilalakad ko yung delta sa Timog. Araw-araw yan, hanggang sa delta. Sa bahay ko daw makikita kung ano yung pinakamalalim na dahilan dahil ko kailangan simulan ng tama o seryosohin yung negosyo. Kumuha po ako ng picture nung nanay ko. Buksan ko yung pintuan nung kwarto nung nanay ko. Yung picture po na black and white, kino-compare ko yan. Pag ginagawa ko yun, umiyak ako lagi. Magkaiba na kasi nasa picture at saka yung actual. Sabi ko nga, kung nakikita ng mga tao yung nakikita ko, hindi sila mag-a-accept ng isang minuto nila. Siyempre, binibigay ko na lahat ng mga bagay na gusto niya, na pamahal sa kanya yung lugar namin. So, ang ginawa ko na lang, since ayaw niyang gamipat, inayos ko yung bahay, sinortesa ko siya. Kasi memories nga daw, nandutuon. Ang gabuti na lang, ay front row. Na na-enjoy namin yung time freedom. Anytime, pwede kami. Hindi pumasok, establish na namin. Ako yung unang nag-member kasi lahat sila na alalagaan ko. Ako umalalay sa kanilang lahat eh. Sila Mark, sila Christian, sila Janet, lahat sila. Kumbaga parang naging tatay nila ako. Ang dami ng anak. Sabi parang ang dami ko ng ako. Sinasabi ko sa sarili ko, thank God kasi binigay sa amin tong front row. Binigay sa amin si Direk at si Sir Sam. Direk, salamat kasi yung tama, yun po yung ina-apply nyo sa amin lahat. Kaya lahat kami gumagawa ng tama din sa kapwa namin. Kay Sir Sam naman, alala ko po yung 500 na binibigay niyo po sa akin, ligo-ligo, para may pamasahe, pangkain. Hinahati ko pa nga para ibigay ko kay Christian, hati kami para makapag-network ng tama. Yung binibigay mo, Sir Sam, salamat po. Kasi yung simula para makapag-start ako, sinuportahan mo ko sa simula. Sobrang ganda ng puso niyo, sobrang ganda ng kalooban niyo sa pagtulong sa amin. Sir Sam, Direk RS, itang kalooban po namin. So ano pong meron kami ngayon? Lahat po, hindi lang sa material na bagay, pati po sa pag-uugali, inayos niyo po kami. I'm Emilio Gatasile III, and I am Front Row.